Apa na po, Dwight? Ito na po yung ano po, yung sa experimental research po. Ito po yung dito po, sinasabi po dito na kailangan po mas marami pong sample po. Eh kasi kung wari, dalawa po yung sample nyo. Kailangan meron ko po 95% confidence na ganito po siya, na madedetect nyo na meron difference sa dalawang bagay na to. Ano po, kaya kung dalawa po, mas mahirap makita yung difference. Ano, kaya mas kailangan mas marami po yung samples nyo. Kung wari, sa baboy po, ano, titingnan nyo yung sa isang baka, titingnan nyo po yung bakterya po ng ano po, kung ilang bakterya po yung makakanap sa gatas po na nilalabas po nila. Ano po, yun po, kailangan mas marami po kayong samples para mas independent. Pero, yung problema po sa pagkukuha ng samples po na to, ay mahal po. Katulad po ng sinabi ko po, kapag ginawa nyo po yung sa mga ano, yung sa baka po, yung bakterya po dun sa gatas nila, mas mahirap po eh, kasi kailangan po makipag-coordinate po sa mga malaki pong ano, malaking pong kumpanya ng milk camp, ng milk, katulad pa ng Nestle. Ano, kaya kailangan magbabayad ka po nun, kaya mas mahirap daw po. Kaya, depend on you kung ano, kung gano'ng ka accurate yung ano, yung research nyo. Ano pa natin diyan mo sa ano, quality at quantity? Yung quality po talaga, more on numbers. More on numbers po siya, and more on information, observation, at saka sa ganun po. Sa quality? Yung sa quality naman po, mostly on, ano, on the paper. On the quality of the paper. If the grammar is great, if the presentation is great, or the conclusion, if you have a good conclusion, that is the quality. It's more on quality of the paper. And accuracy of what you're telling in historically accurate, and you really learn if this is like that is quality. It's more on quality. Ano pa na intindihan mo niya sa research, Lloyd? Nadagdag sa knowledge mo? Hindi ba sa experimental, quality and quantity? Yung kasi ito po, experimental research po to. Meron po ng experimental research. At kapag sa quantitative po na ano, na mga research, meron po tatlo po. Yung po yung descriptive, ano, correlates, and longitudinal. Yung descriptive naman po, yung po yung katulad po ng surveys po sa mga tao po, sa iba't iba pong tao. At saka meron din po isa po, yung po yung existing na information. Yung katulad po sa pag-search lang po dun sa ano, online, sa Google, yun po ay isa pong descriptive. Ito po yung pinaka-common na ano, quantity research. Yung sunod naman po yung longitudinal, mostly on ano, umaabot po ito ng months or even years. Kaya napakabihira po na research na makita nyo po, kasi matagal po siya. Ano po, kasi kungwari po, gusto nyo po malaman kung yung effect, kungwari po sa school po, meron po isang teacher na gusto makita kung yung epekto dun, kung may epekto yung problema sa bahay. Kung wari, meron isang bata, hindi siya nakakapasok lagi, kasi, pero, gusto mo malaman kung may epekto, kung dahilan nito ay dahil sa, ano, environment niya, dun sa mismong bahay niya, ay may epekto to. Pero, at saka, titingnan niyo po, ano, month by month, titingnan mo kung meron ba month na babago. At saka yung correlates naman po, yung po yung may dalawang variables po. At saka titingnan nyo po yung pagkakaiba niya po. Ano po, ito po parang experimental na rin po ito eh. Pero ano po, ito po, using existing variables na, or existing information. At yun po.